10 pinakadelikadong ibon sa mundo ngayon. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Jepoy TV! Ang mga ibon ay maaaring kawili-wili ang itsura. Subalit, huwag basta magpaloko sa mga nilalang nito. Dahil marami sa planetang ito ang pwedeng magdulot ng sakit at pinsala sa mga tao. Kaya naman mainam na alamin natin kung ano-ano ang mga ibon na ito. Kaya naman enjoy at manatiling nakatutok hanggang sa huli. Dahil sa video natin ngayon ay tatalakayin natin ang 10 pinakadelikadong ibon sa mundo ngayon. Pero bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutang i-hit ang subscribe button. Kalimbangin ang kampana para naman ma-notify kita pag may mga bago tayong videong ina-upload tulad nito. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin. Number 10, Great Grey Owl. Sa unang tingin ay aakalain mong isa sa mga pinaka-inosente at matalinong ibon sa planeta. Subalit, huwag basta magpaloko. Dahil ang mga kwagong ito ay isang unstoppable predator. Sila ay isang malaking gray na kwago na may siksik at malambot na balahibo at mahabang pakpak, at isang malaking ulo na walang tenga, at tinuturing din sila bilang mga provincial bird ng Manitoba, Canada. Karaniwan silang nangangaso sa umaga o gabi at madalas na nakikitang nakadapo sa mga poste o bakod sa kahabaan ng mga kalsada kung saan ay inaabangan nila ang kanilang biktima. Kaya nilang manghuli sa loob ng ilang talampakan mula sa lupa, at kahit na nababalutan ng niyebe ang lupa ay may kakayahan silang hulihin ang mga bubuit gamit ang pandinig lamang na may layong 11.8 inches below surface. Number 9, Great Northern Loon. Ang Great Northern Loon ay isang tunay na higanteng ibon na may sukat na hanggang 6 na talampakan ng haba, na may wingspan na hanggang 6 na talampakan ng lapad. Subalit ang kanilang tuka na tulad ng isang sibat ay higit na katangi-tangi na ginagawa itong sobrang delikado sa kabila ng kanilang higanteng sukat. Sa tuwing umaatake sa kanilang biktima ay kadalasan nilang pinupuntirya ang ulo at leeg na nagdudulot ng malubha at madalas nakamamatay na pinsala. Sa kabila ng kanilang laki ay maaari nilang maabot ang bilis na hanggang 70 milya bawat oras na kadalasang makikita sa katupigan ng Canada. Number 8, Harpy Eagle. Huwag basta magpaloko sa cute na pangalan ng Harpy Eagle, dahil lang totoo ay kilala sila bilang nature's greatest killing machine, dahil lang mga ito ay kilala sa kanilang kakilakilabot na mga kuko na kayang magdulot ng takot at pinsala kahit nasa pinakawalang takot na tao. Ang mga kuko ng babaeng Harpy Eagle ay halos kasinlaki ng kamay ng tao, at ayon sa mga siyentipiko may tuturing sila bilang may pinakamalaking talon o kuko ng anumang uri ng agila na may sukat na 5 pulgada ang haba na may kakayahang buhatin ang mga hayop na kasing bigat nila. Number 7, Pitui. Ang hooded pitui ay maaaring isang hindi napakasarap na ibon, dahil sila ay tinuturing bilang tanging nakakalaso ng ibon sa lupa at isang medium-sized bird na native sa New Guinea. Ang kanilang skin feathers at tissue ay nagtataglay ng batrachotoxin compound na pumipigil sa mga mandaragit at nagpoprotekta sa kanila mula sa mga parasites, at kinilala din sila bilang naunang mga ibon na nakakalason ng mga mananaliksik. Kaya naman kung balak mo itong kainin ay mas mainam na mag-research ka muna. Number 6, Lammergeier. Ang Lammergeier ay ang pinaka mapanganib na hayop sa ating listahan, dahil 70% ng kanilang pagkain ay ang bone marrow. Oo, tama ka sa narinig mo. Hinahagis ng ibon ang mas malalaking buto mula sa taas hanggang sa mabatong mga slopes upang masira ang mga ito, at agad na bumababa upang ito ay kainin, at kilala din sila sa tawag na bearded vulture at kadalasang naninirahan sa mga bulubunduking rehiyon mula sa Central Asia at Eastern Africa hanggang sa bansang Espanya. Number 5, Great Horned Owl. Ang mga kwago ay madalas na itinuturing na kabilang sa mga pinakamatalino at pinakamaamong hayop. Subalit, kaya din nilang maging mapanganib kapag nararamdaman nilang pinagbabantaan ng kanilang mga kapamilya o teritoryo. Kung minsan ay umaatake at nagiging sanhi ng seryosong pinsala, o kaya naman pagkasawi
Sa katunayan, ang mga Great Horned Owl ay isa sa ilang bilang ng mga kwago na umaatake at pumaslang ng tao na kadalasang naninirahan sa lahat ng dako ng Amerika at maaaring mabuhay ng hanggang 28 taon. Number 4, Sea Eagle. Ang Stellar Sea Eagle ay isa sa pinakamalaking raptor sa planeta na matatagpuan lamang sa mga bansang tulad ng Russia, Japan, Korea, China at Taiwan. Dapat silang ituring na isang conservation success story dahil nagawa nilang makasurvive sa ganap na pagkalipol. Ang babaeng Stellar Sea Eagle ay may sukat ng hanggang 7 talampakan ang haba at tumitimbang ng hanggang 20 pounds at may wingspan na 40 inches at tinuturing na may pinakamalaki at pinakamalakas na tuka ng anumang ibon sa mundo. Sila ay mga carnivorous na umaatake at kumakain ng mga seal, subalit wala pang naiulat na pag-atake sa tao. Number 3, Red-tailed Hawk. Ang Red-tailed Hawk ay kilalang mabangis at defensive predator sa kanilang teritoryo. Dahil sa sandaling may magtangka sa kanilang pugad ay hindi ito magdadalawang isip na sumugod. Kaya naman, hindi na nakakagulat na maraming maliliit na hayop tulad ng pusa at aso ang kanilang naging biktima at handa silang salakayin ang halos lahat ng nabubuhay na hayop sa lupa. Gamit ang kanilang mga kuko ay hinahawakan nila at binibitbit ang biktima. Sila ay nabubuhay sa maraming tirahan mula sa mga disyerto hanggang sa mga damuhan at kagubatan hanggang sa mga urban areas. Number 2, Kasuwari. Ang mga Southern Kasuwari ay isa sa pinakamapanganib na ibon sa mundo. Habang ang karamihan sa mga ibon ay hindi banta sa mga tao, ang Southern Kasuwari ay kilala na pumapaslang ng tao. Ang mga Southern Kasuwari ay hindi lumilipad na native sa tropical rainforest ng Southeast Asia at Australia at may sukat na humigit kumulang 6 at kalahating talampakan ng taas at tumitimbang ng hanggang 132 pounds. Ang mga Southern Kasuwaris ay may napakalakas na binti na lumilika ng napakatinding sipa na kanilang ginagamit sa tulong ng kanilang kakilakilabot na kuko na may habang 5 pulgada na isa sa dahilan upang durugin ang buto ng isang tao. Number 1, Emu. Ang emu ay ang pangalawang pinakamalaking ibon sa mundo at isa sa pinakamapanganib at maaaring tumakbo ng hanggang 30 milya kada oras. Kapag nakakaramdam ito ng pagbabanta ay ginagamit nila ang kanilang sipa na nagdudulot ng matinding pinsala sa mga tao at kadalasan itong nangyayari sa mga parke at zoo sa buong mundo. Noong 2009 lamang mahigit 100 ulat ng malubhang pinsala dulot ng isang emu ay nakumpirma at naging dahilan kung bakit ang wastong mga pamamaraan sa kaligtasan ay mahalaga kapag nakikitungo sa kanila. Ikaw kapatid, may alam ka pa bang delikadong ibon na hindi napasama sa ating listahan? Share mo naman sa amin yan! Alright, this is Jepoy TV. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video!